Magandang araw sa atin lahat, mga boxing fans. Saan man panig kayo ng daigdig nandun ngayon. Ang inaabangan natin na laban o World Boxing Super Series semifinal sa pagitan ni Inoue at ni Rodriguez ay natapos sa second round at katulad ng inaasahan natin, nagwagi ang The Monster na si Naoya Inoue. Tatlong beses pinabagsak sa second round ni Naoya Inoue ang dating IBF champion na si Emmanuel Rodriguez. At para makamit niya, hindi lang ang IBF championship, kundi ang Ring Magazine championship belt. Okay? So napakaganda po ng laban. Ang tanging masasabi lang natin sa boksingerong Japanese boxer na tinigurayang The Monster ay wow, no? Ang galing. Grabe ang suntukan na naganap. Panood dyan ni Naron si Donaire. Umakyat siya sa ring after. So, nangyari sa round 1. Okay naman, no? Nakakalusob. Tinatamaan si Inoue. Sabi ko nga, ganito lang pala tong Inoue na to, no? Pagdating ng round 2, yung pala, tinatantya lang ni Inoue kung anong kakayahan ni Rodriguez, kung gaano kalakas sumuntok, no? Nung natantya niya na nakayang-kaya niya, nag-iba yung kilos ni Inoue simula pala na second round. At grabe mga pinakawalan. Alam niyo, nakakatakot dito kay Inoue. Napanood niyo ba yung laban ni Pacquiao at saka ni Hatton? Yung kinakantyawan si Pacquiao na isang suntok sa kanan tapos yuyuko, iiwas. Merong ganun si Inoue, no? Parang aral na aral to, parang pinag-aralan niya kung paano kumilo si Pacquiao. No, yung susuntok ng right hook si Pacquiao sabay ilag. Nakita ko yun bago niya mapabagsak. At ang malupit dito, kung paano niya pinabagsak si Rodriguez sa pamamagitan din ng left hook. Na yun din yung nagpabagsak kay Ricky Hatton, no? Yung galaw nito, parang minana niya yung galaw ni Pacquiao. At saka ang bilis ng suntok na hindi mo maintindihan na tumama na pala sa iyo, no? Kung papansinin natin yung mga pangkaraniwang boxer, parang ito parang katulad ni Pacquiao na gifted, no? Kaya pala tinatawag tong The Monster kasi yung sabi nga ng mga commentator, yung power nito ni Inoue, hindi nagmumula sa hips, hindi siya humuhukay ng nasuntok mula sa katawan, kundi purely eto lang, oh, yung kamay lang niya, yung braso tsaka ano lang, kasi tumama talagang. Ang bilis magpatama nito ni Inoue ng suntok. So unang bagsak niya, semi-left hook mula sa kaliwa, tinamaan sa panga si Rodriguez. At ang nakakatawa dito, tumingin si Rodriguez sa kanyang sa kanyang corner at umiiling na siya. Pinatayo siya ng corner niya. Ayaw na. Nung unang bagsak pa lang, ayaw na ni Rodriguez na tumayo. Umiiling na sa corner. Pinatayo lang siya. Kaya napilitan siyang tumayo. At pangalawa, dito naman sa katawan tinamaan, bagsak na naman. This time, talagang alam niya na dugo na yung ilong. At pangatlo, referee na umawat, no? Nung nakatayo pa ng pangatlong beses. Okay, so tatlong beses na napabagsak. At nung napabagsak yan, pinokus yung camera kay Donaire, no? Binabasa ko yung itsura ni Donaire, parang nangingiti na kinakausap niya yung asawa niya na hindi ko maintindihan kung ano yung pinag-uusapan. Malamang sa hindi, nagulat din siya, no? Sa power nito ni Inoue. Okay, kaya nung
Pero alam nyo, inihahanda ko na eh. Pinanood ko na ilang beses yung round 1 tsaka round 2. Sa round 1, tinatamaan si ano eh, si Inoue na masuntok ni Rodriguez. Ang problema ni Rodriguez, wala talagang kapower-power. Hindi mo nga naman iindahin. So, nung second round, wala na, no? Hindi na siya ininda. Ibig sabihin, tsaka yung estilo ni Rodriguez, ang akala kong gagawin niya, kasi boxer siya, di ba? Jab-jab, iwas-iwas. Hindi, lumulusob siya, pero hindi naman sumusuntok. Lumulusob siya para magpakita lang kay Inoue na lumulusob. Tapos, iilag-ilag lang siya ng suntok ni Inoue. Ang akala kong gagawin niya, jab, jab, jab lang ng jab. Tapos iwas, jab. Ginagawa ng pangkaraniwang boxer na umiiwas sa malalakas sumuntok. Pero hindi yan yung ginawa ni Rodriguez. Kaya pagdating ng second, tinamaan din si Inoue at naramdaman ni Inoue na walang kasakit-sakit yung magpatama to. Kaya nung second round, pagbalik niya galing sa kanyang corner, baka binulungan to ng corner na wala naman. Okay, paano pag naglaban na? Nakikita ko na kaya yan ni Donaire. Ha? Kung tinatamaan ni Rodriguez, alam niyo si Rodriguez parang first round pa lang, takot na takot na eh. Yung tirang takot, yung hindi, wala, basta wala sa hulog. Lulusob siya pero hindi na masusuntok. Lulusob siya na nakasalag pa rin, no? Ibig sabihin, bakit ka lulusob kung hindi ka naman sumusuntok? Or, hindi niya rin naman ginawa yung pagiging boxer niya na jab-jab tapos iwas lang na iwas. Hindi, lumulusob siya nang nakasalag yung, ano, ibig sabihin, nawala sa forma agad dahil sa takot sa lakas ng suntok ni Inoue, no? So, ang ibig ko sabihin, paano pag nagkaharap na? Gusto kong ipakita pa pag malapit na yung laban nila ni si Inoue at si Donaire, gagawin ko uli yung ginawa ko nung nakaraan. Yung may video tayo, tapos papakita ko sa inyo kung ano yung nakita kong mga flaws ng lumalaban si Inoue at paano sa pwedeng samantalahin to ni Donaire. So, ibig ko sabihin, yung bang mga left hook ni Donaire kayang patamaan si Inoue? Kaya. Ang problema, kakayanin ba ni Donaire? Kasi lately, kung papansinin niyo yung mga huling laban ni Donaire, madalas na siyang tamaan eh. Hindi niya lang iniinda. Sa huling laban ni Donaire, kung papansinin niyo, sinagasaan niya lang. Diba? Hindi niya lang ininda. Pero marami rin siyang tama doon. Sinagasaan niya lang yung kalaban niya. Ang tanong, kaya niya bang gawin yung kay Inoue? Kasi tatamaan na tatamaan siya. Ang lapit lang eh. Ang lapit lang ng pinanggagalingan ng suntok ni... Kasi halos kamay lang. Ibig sabihin, mabilis. Mabilis talaga sumuntok at may power. Pag yun ba tumama kay Donaire, eh kaya niya. Okay? Kasi mas... Ang tingin ko, kaya sinabi ni Donaire sa interview na akala niya nung una 50-50. Dahil may takot to si Donaire sa mga boxer eh. Diba? Katulad ni Regundo, napanood nyo kung paano lang siya na pinaglaruan ni Regundo, no? Pero yung kay Walters kasi na pagkakatalo niya kay Walters, ano eh? Overpowered na siya, sobrang laki na ni Walters. Pero eto, mas malaki siya kay Inoue. Ang problema, kaya niya bang impo? Kaya niya ba na kung tamaan siya ni Inoue ay hindi siya matutulog? Yun lang yun eh, no? Pero mas maganda yung makita sa video kung paano may ilulusot ni Donaire sa next okay, nung ini-interview si Donaire, ini-interview sila ni Inoue, naroon naman yung mutual respect nila sa isa't isa. Sabi nga ni Donaire, eto talaga in-expect namin eh na kami magkikita sa championship. Yung parang yung the best versus the best. Talagang ano rin eh, no? Wala rin kayabang-yabang sa katawan si Donaire na say yung the best dito sa bantamweight division ng World Boxing Super Series na to. So maganda, lumaki yung upstake
So ang nawala lang sa eksena talaga yung si Solani Tete. Pero parang na, kaya nang i-unify yan ni Nonito Donaire. Ang tanong lang dyan, kaya niya ba kaya yung patama ni Inoue? Kasi kung kaya ni Donaire, eh kakayanin niya talaga na mapabagsak tong si Inoue dahil kayang patamaan ni Donaire si Inoue. At ang sabi nga, medyo humbug din na medyo may pagka-humble. Ang sabi ni Donaire, ano masasabi? Sabi ng reporter ko, Donaire, ano masasabi mo kay Inoue? Eh, well, he's the monster, no? Pero, ang kinakailangan niya raw gawin ay paano paaamuhin ang isang monster na katulad ni Naoya Inoue. So, hanggang doon na lang muna. Next video natin tungkol dyan sa labanan ni Inoue tsaka ni Donaire. Papakita ko sa inyo sa pamamagitan ng pagsusuri ng video uli kung paano posibleng patamaan ni kung paano makakapasok yung mga left hook at mga patama ni Donaire dito kay Naoya Inoue. Hanggang dito na lang, Bad Aratilis po.